Magandang araw, isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaduhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Rochelle na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang maririnig nyo ngayon ay tungkol sa batang hindi marunong magsulat, na pinamagatang si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Kwento ni Michelle Yasmin L. Leonzon, guhit ni Gary S. D. Lopez, at layout ni Jonathan Ives P. Cruz. Ang aklat na ito ay ginawa upang matulungan ang mga bata na magsulat at mapalawak ang kanilang kaalaman at magamit ito sa paglilinang ng pangunahing kasanayan sa pagkikinig at pagbabasa. Pinagsumikapan ng may akda na maiugnay sa developmental domains and benchmark expectations ng K-12 curriculum. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una, kagandahang asal, nakagagawa ng nag-iisa, na ipakikita ang kusang pagtulong sa panahon ng pangangailangan. Pangalawa, pagpapaunlad sa kakayahang sosyo-emosyonal, na ipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan, na ipakikita ang kahandaan na sumubok sa bagong karanasan, nakapagbubuo ng pagkakaibigan, at ang huli, sining. Nabibigyang pansin ang linya, nakakalikha ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng malayang pagguhit. Lunes ng umaga, sa loob ng silid-aralan ay magsisimula na ng klase. Parang ako lang ang naiba sa lahat ng mga bata. Lahat sila ay masasaya. Kinakabahan ako. Bulong ni Cesar sa sarili. Magandang umaga sa inyong lahat. Ihanda na ang lapis at papel at tayo ay magsusulat na. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso sa pagdating ni Teacher. Parang unti-unting nangihina na naman ang aking kamay. Cesar, may dala ka bang lapis? Gusto ko sanang sabihin kay Teacher na wala akong dala, pero siguradong gagawa siya ng paraan para magkaroon ako ng lapis. Opo, Teacher, mayroon po akong lapis. Ang mahina kong sagot. Baka mapagalitan ako ni Teacher kapag hindi ako nagsulat. Hindi naman ako tamad. Pero talagang hindi ko kayang hawakan ng tama ang lapis. Tinitignan ko ang mga kaklase ko, ang bibilis at ang gagaling nilang magsulat. Bakit ako hindi ko kayang magsulat? Hahawakan ko pa lang ang lapis. Eh, mali na agad. Paano ba ang gagawin ko? Tinitignan ko na lang ang aking lapis at unti-unti kong ipinikit ang aking mata. Tutulungan kito, sabi ng masayahing tinig. Sino ka? Tanong ko. Akong tutulong sa'yo. Isang nakakatuwang lapis ang aking nakita. Marami siyang kayang gawin, tumalon, sumayaw, at umikot. Hawakan mo ako, ang sabi ng lapis. Sige, sagot ko. Gumaan ang aking pakiramdam para akong ginuduyan at lumilipad sa langit. Habang hawak mo ako, ay kakayanin mo na isulat
ang lahat ng maisip mo. Ha? Totoo ba yun? Hindi ako marunong magsulat. Kumuha ko ng papel, isulat mo na ang gusto mo. Kumuha ko ng papel at hinawakan ko ng mahigpit ang mahiwagang lapis. Sinubukan kong isulat ang aking buong pangalan. Cesar A. Lian. Oh, naisulat ko na nga! Ang galing! Noon ay kahit letrang C ay hindi ko kayang isulat. Naniniwala ka na ba sa akin? Nakita kasi kita na malungkot dahil hindi ka marunong magsulat. Gusto kitang tulungan. Sige, tulungan mo ako. Gusto kong matutong magsulat. Matutulungan kita, pero gusto kong malaman na hindi ko kayang gumuhit na mag-isa. Kailangan ay may kamay na hahawak sa akin para ako ay magamit. Ako ay may pambura at tinatasahan din. Kapag ako ay tinatasahan, unti-unti din akong mauubos. Katulad ng ibang lapis. Ibig sabihin ay sandali lang tayong magkakasama? Oo, ganun no. Kailangan mo matuto magsulat bago ako maubos. Naging masaya ang bawat araw ni Cesar gamit ang mahiwagang lapis. Napansin ito ng kanyang guro, kaya lagi na rin siyang napupuri. Magaling na magsulat si Cesar! Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marunong kang magsulat. Sana ay marunong na talaga ako magsulat. Naku! Malapit na palang maubos ang aking lapis! Ayoko nang bumalik sa dati. Gusto ko nang matutong magsulat. Pag-aralan mo mabuti kung paano maisulat ang bawat linya o letra. Hawakan mo mabuti ang lapis at simulan ang pagguhit ng linya mula sa kaliwa papuntang kanan. Maaari ka ding magsimula sa itaas hanggang paibaba. Susubukan kong gumamit ng ibang lapis. Baka naman kaya ko na. Isipin ko lang na kaya ko ito. Ay, hirap pa rin ako. Hindi ko pa rin kaya. Nagagawa ko lang magsulat ng dahil sa'yo. Pero kung ako na lang mag-isa, wala na ulit. Huwag kang malungkot, Cesar. Ako nga ay malapit ng maubos. At wala rin naman ako magagawa kung walang hahawak sa akin. Tignan mo nung hawakan mo ako. Nakasulat tayo ng mga letra. Tayong dalawa ang gumawa nun. Ibig sabihin, kaya mo rin. Tama! Ang kaibigan kong lapis. Kailangan ko lang magtiwala. Itutuloy ko lang ang pagsusulat. Practice pa! Tsaga lang! Kakayanin ko to! Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay ni Cesar. Salamat sa iyo, kaibigang lapis. Natuto rin ako. Salamat din sa iyo, Cesar. Pero nalulungkot din ako na malapit ka ng maubos. Huwag ka nang malungkot. Ang mahalaga ay natuto ka na at nagkasama tayo. Unti-unting lumutang at nagliwanag ang mahiwagang lapis. Kasabay ng pagkaway nito. Paalam na sa iyo, Cesar. Paalam na, kaibigang lapis. Kumaway din pabalik si Cesar. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. At nabuo muli ang lapis.
masayang-masaya ang lapis. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo na kapag natutong magsulat, ang humawak sa akin ay muli ako mabubuo. Dahil sa iyo yun, Cesar! Ngayon ay hahanap akong muli ng batang hindi marunong magsulat upang akong matulungan. Patulungan ko siya. Lagi mong tandaan, Cesar, ako ang iyong kaibigang lapis na nagsasabing laging ayusin, pagandahin ang iyong sulat. Oo, kaibigan kong lapis, lagi kong tatandaan ang iyong mga payo. Cesar! Cesar! Gising na! Nakatulog ka kanina! Ay! Sorry po, Teacher Anna. O sige, heto na ang lapis. Ibibigay ko na lang sa iyo itong lapis. Magsimula ka na magsulat. Ha? Ang kaibigan kong lapis? At dito nagtatapos ang kwentong pinamagatang si Cesar at ang mahiwagang lapis. Tandaan, ang batang masipag mag-aral ay nabibiyayaan ng maraming parangal. Hanggang sa muli, paalam! Salamat po sa inyong pakikinig. Ako nga po pala si Rochelle Q. Taguba, PhD ng Ilagan East Integrated SPED Center, City of Ilagan, Isabela. Mabuhay po!